Ito na yung pinakahihintay ng aking mga Kanto Girls at mga followers, ang Cooking Challenge! Maabangan nyo guys kung sino ang mananalo sa aking challenge, kasi ang mananalo ay yung pinakasimpleng luto at masarap. Kaya guys, abangan nyo hanggang dulo, panoorin nyo. Thank you! Welcome to my YouTube channel. This is Marites Cebuala. I'm back. For today's video guys, ay nagpapagawa ako ng cooking challenge sa aking mga Kanto Girls at mga solid na supporter. So magluluto sila guys, tapos titingnan natin kung sino ang mananalo sa kanilang mga recipe. Kukuha ako ng tatlo. Kung sino yung una at pangalawa at tatlo. Tapos yung mga hindi nananalo, huwag kayong mag-alala at mayroon din kayong consolation prize. Hindi kayo uuwing luhaan. So abangan nyo guys, sa dulo ko na ipapakita kung sino yung nananalo, kasi papanoorin muna natin kung ano ang kanilang mga niloloto. Kasi guys, sa aking ano lang, hindi basihan yung masarap ang luto. Ang basihan doon kung ano yung magkano ang budget nila, kung paano nila sinasabi, kasi ginagawa nila ang vlog ang kanilang mga luto guys. So abangan nyo kasi panoorin na lang natin para doon na kayo, doon mag-aabang kayo kung ano ang decision ko, kasi doon na sa dulo ko sasabihin. So thank you guys for watching. Stay ka lang kayo dyan kasi malalaman natin kung sino ang magaling magluto sa kanilang mga ilan yata sila ang mga contestant ko guys. So thank you guys. See you. Hello guys. I'm Roselica Buenos, assistant moderator ng Team Happy, at ako ay magluluto ng kinamatisang manok. Ati Marites, ito ang aking entry. Please watch, learn. Ito na ating mga sahog. Siyempre, madaming kamatis, sibuyas, bawang, luya, at meron tayong pampalasang North Cubes chicken, and siyempre ang ating magic sarap asin, mantika para sa ating paggisa. And siyempre itong ating main ingredients, ang chicken. And ang ating gulay is cabbage. Kaya, let's maglagay tayo ng mantika sa ating pan. Pinainit ko na itong kawali. Sakto lang. At gigisa na natin ang ating luya. Unahin ko ang luya. Pag-golden brown lang natin ang ating luya. Igi-golden brown lang natin ang ating luya. Para syempre hindi siya maitapon, makain din siya. Syempre, add na natin ang ating bawang. Golden brown din natin ang ating bawang. Kailangan na yung mga luto na ating mga sangkap para masarap. Add na sibuyas. Pagkatapos nag-isa ang sibuyas, add na natin ang ating tomato. Add na natin ang ating chicken. Pagkatapos natin nag-isa ang ating kamatis, chicken. And antayin natin mag-golden brown ang ating chicken. Bango! Yung itsura ng manok natin. Pag nag-brown na siya, saka natin lalagyan ng tubig. Seto, ano muna natin? Tatakpan ko muna siya ng 2 minutes and saka ko siya dadagdagan ng tubig.
Hello po, ngayong araw na pag-usapan namin na magluluto kami ng buong manok. Ito po ay base sa aking special recipe. Meron akong buong manok hinati sa gitna, ate. Meron tayong freshly squeezed lemon. Merong curry powder. Spanish paprika. Toasted sesame. Anato powder, 5 spices, cinnamon powder, at white pepper. Ngayon po paghalu-haluin natin ang lahat ng mga nasabing ingredients. Pagsama-samahin lang po natin. Bali, irab po natin yung mga spices. Lagay natin ng freshly lemon squeezed. Lagyan din po natin ng gatas. Nakalimutan ko kasi sabihin kanina sa intro ang gatas. Ngayon, halu-haluin natin. I-marinate po natin ng 4 to 6 hours. Mas masarap, mas malinamnam. Tsaka hindi dry ang loob ng chicken. Ito po, tapos nang na-mix. Ibabad na lang natin siya. Salang na natin ang ating chicken. Gawa muna tayo ng garlic mayo sauce. Meron akong mayonnaise, evap milk, white vinegar. Haluin natin, lagyan natin ng garlic powder. At ang garlic, halu-haluin. Tsaka na rin ang white pepper, haluin lang natin. Ito na ang garlic mayo sauce natin. Ngayon, tignan natin ang chicken. Wow, ang sarap. Malapit nang maluto. Konti na lang luto ng chicken. Ito na po, luto ng chicken at ang garlic. Ang lulutuin pala natin yan, guys, ay chop suey. Ayan, gulay. Tapos, ang sangkap, mamasit yan, oyster sauce, bawang, sibuyas, paminta, and konting sahog. Malasaan man lang ang karne. Pero manok yan, guys. Yes, isang ano lang yan, isang pakpak, curry bells na yan. Masarap na din yan. Yan ang ating gulay. Hindi natin need ng masyadong 100. Actually, wala ngayon sa 50 pesos eh. Yan. Magpainit na tayo ng kawali. Yan. Okay. At ayan ang tapang pa. Ayan. Hugasan muna natin ang ating manok. Yan ang ating gulay. Next. Yan. Mayos-mayos lang sa paghuhugas para ano, ayan. Ano. Use oil yung ginamit ko pala yan, guys, pang gisa. Pwede na yan. Ako lang naman nakakain ng gulay at saka yung aking panganay. Yan. Asin. Lagyan natin ng ating mayos-mayos lang yan, guys. Hindi natin siya kailangan yung kasi mas masarap malutong-luto.
baboy na patuyo. Nagsuti nga po pala ako dyan ng sibuyas tsaka bawang. Then, hinalo ko na po yung baboy. Naglagay na rin po ako dyan ng toyo tsaka ng konting asukal. Nilagyan ko na rin po yan ng paminta at tsaka ng seasoning. Papakuluin na lang po natin yan bago natin lagyan ng suka para medyo malambot yung baboy. Then, naglagay na rin po ako ng nag-add na rin po ako dyan ng suka tsaka ng tubig. Yan. Lagyan po natin ng tubig para hindi po siya maalat at naging maasim. Yung tama lang ang lasa niya. So, bago natin haluin yan, kailangan kulong-kulo siya para hindi mahilaw yung suka niya. Yan. Alright. Then, this is my adobong baboy. Ready to serve na. This is my adobong baboy. Ready to serve and ready to eat na. Thank you, guys. Hi, everyone. Palanga is here and sasali ako sa cooking challenge ni Ate Marites. And lulutuin ko ay sinabawang corned beef with repolyo. Ito po yung ingredients ko. Bawang, kamatis, ahos, bitsin, asin, syempre yun, corned beef at saka repolyo. Gawin ko yung sinabawang corned beef with repolyo. Mapainit tayo ng kawali at saka lagyan natin ng konting mantika. Tapos, ilagay natin yung ahos at saka bumba at saka kamatis. Sabay natin. Isahin natin ng konti ang corned beef. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng tubig at pakuluan. Lagyan natin ng tubig. Tapos pakuluan natin mga 1 minute. Tinang bitsin yung ginisa nating corn beef at saka lagyan natin ng bitsin para may lasa konti. Kumulo na siya, guys. Pwede na ilagay yung repolyo. Ni-mix na natin. Ito na, guys. Luto ng aking corned beef na sinabawang with repolyo. Guys, corned beef, sinabawang repolyo. Ito na. Titikman natin yung niloto ko kung masarap ba o hindi. Sarap. Hello, saan na kita here? Let's cook banana blossom patties. Ito ang ating mga ingredients para sa araw na ito. Banana blossom, itlog, asin at paminta, oyster sauce, optional, baking powder. Ayan po tayo ng tubig. At ito na po ang ating bibo sa ating, ito ang ating puso na saging. Hiniwa-hiwa ko lang po yan. Ayan, inalis ko po yung pinaka-balat-balat niya. Gusto po, matigas po siya. Ayan po, inalis ko siya. Oop,
pagkatapos po, hiniwa ko siya. Hiniwa ko yung pinakamatigas. Inalis ko. Kasi matigas siya eh. Oo, tigas-tigas niya. Oo. Wala naman. Nakikigong salsa. Hiniwa ko ulit. Magiwa ko. Ganun. Sinama ko ulit yung mga ganyan. Yung mga balat-balat. Yan, yan. Tapos yan, makes ko yung nalagay ko sa kawali at pinakuloan ko na siya. At pinahambili siya na kanahubya. Kaya na po. At pagkatapos ko, i-drain po natin siya. Ayan na po siya. Kapag na-drain, ayan. Kita po siya nyo naman. Nagbasa. Nagawin po natin. Kakap po natin siya. Napakalimit po si Mang. Malimit. Kasi po, para gumana sa nang ating mga anak na gulay siya. Ako po, tama. Ako po, ayan po, ayun na hiwa ko. Hiwa. Ayun na tayo na hiwa. Ako po. Ayun po. Ayun. Hiwa ko ulit. Hiwa. Hiwa ko hiwa dyan. Kaya pinasawag ko na. Hiwa. Pagkatapos po sa bawl, ayan po, pinigyan ko po siya. Ayan po, sikreto po, pinipigyan ko po talaga siya. Ayan po, para lang ako pakna. Ayan po, ang finished product, napigyan ko na siya. Pinagyan ko na siya ng baking powder, asin, paminta, tapos, ayan, pinagyan ko na pa. Tapos, pinagyan ko siya ng dalawang itlog. Ayan. At nilagyan ko siya ng konting oyster sauce. Optional lang yun ah. At yan, make us Blossom Patties. Ayan po, madali lang po siya maluto. Kasi 3 minutes, luto na siya. O, tingnan niyo po. O, diba? Kahit na 1 minute lang, tingnan niyo po. O, madali lang talaga siya maluto, guys. Kasi nga, luto na rin siya. So, para itlog na rin yung lutoin natin sa kanya. At saka, napakasarap po talaga niyan. Ginagawa po namin yung burger patty sa, sa Rizal, sa mga hindi ko nahalata ng mga anak ko na ganyan ang aking style ng aking patties. Ayan po, okay. Ayan po. Siguro po mga naka-ano rin to po. 10 patties. Opo, naka 10 patties po ako dyan. Ayan po, ang finished product natin. Ayan, nagiba, sarap. At ito na po ang ating finished product. Ayan po, diba po? Sarap niyan. May garnish-garnish pa tayo nalalaman. Ayan po, nag-picture pa tayo. O, hayat, o diba? Hayat ang salita ginawa ko. Wait lang. Meron masarap yung pakuyang. Parang pati talaga. Stop! Kaya try nyo na. Sarap na, healthy pa. Stop! Sarap ba eh, sarap? Stop! Ang gulan? Hindi. Ito na yung pinakahihintay natin kung sino yung nagwawagi sa aking cooking challenge. Guys, tatlo ang kukunin ko sa first prize. Tay sila. Tapos yung second and third. Kasi bakit tatlo ang kukunin ko sa first prize? Kasi ang luto nila ay napakasimple lang at mura. Kayang-kaya sa budget. So ang una kong kukunin ay si Angeli. Bakit? Ipaliwanag ko guys. Kasi napakasimple lang yung luto niya. Tapos wala pang 50, nakaluto na siya. Isang kainan na. Ang pangalawa, si Joanne, kasi si Joanne ay, yung recipe din niya, wala ding 50 pesos. So, nakaluto na rin siya ng halagang 50 pesos na isang kainan na rin. Ang pangatlo,
ay si Palangga. Kasi napakasimple lang din ang luto ni Palangga. So, tatlo silang first prize. Ang pangalawang second prize ay si Rosalie, yung kanyang recipe na kinamatisang manok. So, guys, simple lang din ang luto ni Rosalie. Ang third prize ay si Charisse, yung ano niya, yung naka-chicken oven. So, mga yung hindi nakasali sa aking mga ano, sa aking third, second, at first, ay mayroon din siyang consolation. So, congratulations sa lahat ng mga nanalo, guys. I-send ko lang sa inyo sa GCAS ang inyong mga prize. So, guys, sa mga gustong sumali ng aking cooking challenge, magpadala lang kayo ng inyong mga video at i-send nyo lang sa akin para ako ay mag-ano ako kung sino yung mananalo. So, thank you guys for watching. So, abangan nyo guys yung mga ano, pangalawang cooking challenge ko. Basta kung sino yung gustong sumali, ay mag-send lang kayo ng video. So, see you guys. Thank you sa mga Kato Girls at sa mga supporter nga nag-send sa akin ng mga video na ang tagal na nila itong sinisend, tapos inaabangan nila itong kung sino yung mananalo. So, thank you. Thank you, everyone. Bye.